Diniklir mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung November 4, Monday. Sa Monday po, bilang National Day of Mourning. Dahil sa ano, sa mga mga nangamatay, umabot po sa 150 yung mga nangamatay po sa bagyong si Christine. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area, mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow 6-0 mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink, gawa po siya sa goji berry, may anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga ano, online selling po siya. Oh. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating topic na yung ating Pangulong Bongbong. Diniklara po yung Monday, November 4, bilang National Day of Mourning. Nagpalabas siya po ng proclamation. Yan o. Proclamation ano, number 728 declaring November 4, 2024 as a day of national mourning for the victims of severe tropical storm Christine. Umabot kasi mga kababayan sa ano, 150 yung mga nangamatay sa bagyong si Christine. Pero anya Mr. Marabillas, kakaiba talaga yung ating Pangulong Bongbong. Kasi noong ano, more than 6,600 yung namatay sa bagyong Super Typhoon Yolanda, wala mang National Day of Mourning. Ibahin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya lang ang ganun po, kahit si Digong po, and previous presidents po, wala mang ganitong National Day of Mourning na dinideclare para mabigyan ng panahon yung mga mamamayan magluksa, mga kababayan. So sabi dyan sa balita, as the nation deeply mourns this tragic loss and stands with the families and loved ones of our departed brothers and sisters in this moment of immense sorrow, The proclamation states, the national flag shall be flown at half-mast from sunrise to sunset on all government buildings and installations throughout the Philippines and abroad. Whereas, the onslaught of severe tropical storm Christine caused the loss of lives and tremendous destruction of property, including immense damage to agriculture and critical infrastructures in lifelines, as well as the destruction, a disruption of the means of livelihood and the normal way of life on the people, especially in the affected areas. Whereas, based on the report of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of October 30, 2024, severe tropical storm Christine affected a total of 1,788,630 families or 7,033,900
22 individuals in cause, 139 casualties. Nadagdagan na siya, 150 na siya, mga kababayan, sa latest count. Pero mas matindi yung sa Spain po. 155 na po yung patay doon sa Valencia, Spain. So sabi dyan, now therefore, I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and existing laws, do hereby declare November 4, 2024 as the day of national mourning in solidarity with the bereaved families and loved ones of those who perished due to the devastation brought by severe tropical storm Christine. The entire nation is requested to offer prayers for the eternal repose of the souls of the victims. So makikita ninyo, mga kababayan, ang sympathy ng ating Pangulo. Ginawa niyang official sa mga namatayan at nasiraan po ng mga bahay at kanilang mga pananim. Nasira yung kanilang kabuhayan. So ito yung ating Pangulo na talagang may sympathy, may empathy. Yes, sabi ng ating Pangulo, ang mabilisan niya na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Yan po yung ating presidente. So sabi dito sa balita, President Marcos Jr. has committed to enhancing disaster risk reduction or DRR initiatives at both local and national levels following the extensive flooding caused by recent typhoons. Sa kanyang blog na shinare kahapon, mga kababayan, sa social media, sabi ng ating Pangulo, hinighlight niya yung millions of Filipinos have been affected and billions of pesos in damages have been incurred in the infrastructure and agriculture sectors due to the recent typhoon impacts, which she attributed to climate change. Yan man talaga po, tingnan ninyo yung ano, yung matinding pagbaha ngayon sa Valencia, Spain. Saka pati yung Saudi Arabia po, Mecca, Saudi Arabia, nagka-flash flood. Ganito na po ang pagbabago sa ating mundo. Kailangan po may in place tayong mitigation. Ito na ngayon yung focus ng ating administrasyon. Pero sabi dito sa balita, Marcos acknowledged the Philippines' vulnerability to disaster and climate change, stressing the importance of improving infrastructure planning and DRR efforts para ma-mitigate yung impact sa ating community. So sabi po ng ating Pangulo, ang mabilis na pagrespondian niya sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maasahan yung pagtitibayin pa na ang ating national at local disaster risk reduction at response. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public at saka private sector, para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri ng sakuna. Sambit, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh, ang ating Pangulo po, dahil sa kanyang ano, sa kanyang sipag sa trabaho at hindi siya nagpapa-distract sa pamumugot. Mga intriga, mga kababayan, at pamumugot at desecration ng bangkay ng kanyang tatay. Ayaw na lang niyang mag-comment po. Pati doon sa relasyon nila ni Inday, maybe anya, sabi niya doon sa response niya sa mga makukulit na reporters, maybe anya sa ano, sometime anya in the future, pag-usapan natin. You see, kaya top ano siya po, top government official sa ratings sa Okta Research Survey, pinakang latest na survey, mga kababayan. Siya na yung nangunguna, dati si Inday. Si Inday ngayon tinalo na ni Martin. 13 points po yung lamang ni Martin. You see, tingin ko po, diridiritso na yan na pagbulusok. Mahirap nang makabawi si Inday. Kaya sabi nga natin, effective po yung pagwawala ni Inday.
idiridiritso mo lang yung pagwala. Si Martin Romaldez po, grabe pasalamat sa ating mga mamamayang Filipino. Yan po si Martin. Oh. I am deeply thankful to our people for this gesture which will inspire us to continue to work hard and even work harder for them. Thank you for your trust and for your approval of the work we do. The ratings reflect not just trust in me, but confidence in the collective work of my colleagues in the House of Representatives. Leadership is shaped by the strength and dedication of those who stand alongside it, sabi po ni Martin Romaldez, sa kanyang mataas na approval and trust ratings po. Lamang kay Inday po ng 13 points. Lalong na-inspire si Martin. So makikita ninyo mga kababayan na approve. Ang maganda kay Martin, hindi niya inaangkin yung credit alone, kundi collective efforts ng Congress. So ang ibig sabihin, nagugustuhan po ng ating mga mamamayang Filipino yung trabaho ng Kongreso, lalo yung mga congressional investigation. Gustong-gusto nila yon. And in fact, sa totoo lang, ito yung nagpabulusok. Doon nakalkal po yung mga maling paggamit ni Inday ng confidential funds. So, tamang-tama mga kababayan talaga. Legit na legit yung ratings ni Martin Romaldez. Nagustuhan yung performance ng Congress, kaya mayroon siyang 69%. 65% approval ratings. And ilan to? 67% trust ratings. As compared kay Inday, yung trust ratings ni Inday, 57%. So, lamang ng 10 points. Mga kababayan si Martin. Sa approval ratings naman, 65 si Martin, 52 lang si Inday. 13 points yung lamang ni Martin. So, approve na approve ng mga mamamayang Filipino yung ginagawa ng Congress. Yung ginagawa ni Inday, disapprove. Kasi yung ginagawa niya, masasama. Di ba? Iwas posit po sa congressional investigation. Ayaw i-defend yung kanyang, budget. Kasi ayaw mahalungkat kung paano niya ginastos yung kanyang pondo. Ganun pa rin po, nahalungkat. Bulosok yung approval ratings ni Inday. Di ba? Nakuha niya yung hanap niya. So, kahit anong pigil po ng mga DDS, ang susunod na presidente po si Martin. Di ba? By all indications, mga kababayan, si Martin ang susunod na pangulo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan.
Ito po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.